Okay, magandang gabi sa ating mga Team Brudies ngayon at maraming salamat sa inyo at nakadalo kayo sa araw na to, sa gabi ito. Mga ka-Jazzville TV, ito kasama natin ang Team Brudies sa pinangungunahan ng head coach, team owner na walang iba kundi si Coach Rod. Siya po coach na manager pa. Coach, magandang gabi sa inyo. Good evening sa lahat ng viewers ng Jazzville TV. Good evening sa lahat ng taga-subaybay ng Brudies DXB at Jammers. Magandang gabi sa iyong lahat po. Bagong lahat, batiin muna natin ng magandang kaarawan ng ating assistant coach. Yeah, Coach Rick. Coach Rick Texon. Happy birthday, happy birthday. Sa mga babati po kay Coach Texon, message lang po. Tumatanggap po kami ng cash. Kahit magkano po, send ko po mamaya yung account number. Joke lang po. Coach, alam ko, busy kayo ngayon. Isang araw, nagpa-practice kayo. Naghahanda kayo dito sa team ng Jammers, ang ating walang talo na team dito sa elimination hanggang sa marating ng semifinals. Anong bang mga preparation ang ginagawa mo, coach, dito para sa darating na Sunday? Malapit na, ilang araw na lang, 2 days na lang, makakalaban na ninyo sila. Good evening, coach. Salamat doon sa tanong mo. Actually, yung consistent lang kami ng twice a week namin nga practice. Then yung mga konting adjustment based sa lakas ng kalaban namin. Actually, pag sinabi mong Juji and Junjun team, kasi paiba-iba sila ng pangalan kasi pero sponsor Jammers ngayon at Bayat, I think Bayat na yung sponsor nila. Pero pag sinabi mong Coach Joji at Scott Junjun, talagang hindi yan basta-basta bumuo ng lineup. At isa sila sa pinakamalakas at pinasinubaybayan dito sa Dubai pagdating sa team. Alam mo naman natin, coach, siyempre yung Ilonggo Solido, yung Team Jammers, nagpalakas sila itong season na to. Dati, yes, kung basta ko, kung pag-aaralan mo yung lineup nila, nung nakaraang season, medyo nag-collapse sila dito sa Barikero. Natapatan nila yung Barikero, kung basta ko, napag-aralan ni Coach Tuji, ni Coach Junjun, kung paano magpalakas ng team. Pero ngayon, eto naman, hindi naman sila nabigo, na-straight nilang walang talo at pumasok sila sa finals at kayo naman, ganun din naman ang iniisip ng Jammers na nagpalakas kayo. Kaya ito, napakagandang laban. Parehas na uhaw to sa champion eh. Itong dalawa, noong nakaraang season, natatandaan ko, first season, second season, pumasok sa semifinals sa itong Brudies. Parehas din nag-overtime. Kung basta ko, talagang medyo memorable yung mga talo nila. Lagi kasing overtime eh. Noong nakaraan, 1 point from Barikero. Noong nakaraan sa Bakings, overtime din doon, ano? Oo, overtime. Parang 1 points din yata yung... Kaya talagang, kung basta ko, pinag-aralan din ni Coach Root kung paano magpalakas ngayon sa itong season na to. Ngayon, hindi naman siya nabigo at nakapasok naman siya sa finals. Ngayon, coach, dito sa team, sa mga kalaban ninyo sa Team Jammers, sino ba ang magiging mabigat na player para sa iyo? Actually, yung team nila, coach, at yung team namin halos balanse, walang kung sasabihin mo parehas kami, parehas malakas ha? Kasi pumasok kami parehas sa finals. Especially pag doon na magkatalo doon sa coaching staff na namin. Kasi yung dalawang coach doon, malaki ang respeto ko doon, especially kay Coach Juji at kay Coach Junjun. Especially kay Coach Junjun, kung gaano kaliit yan. Ganun kagaling at ganun kataas yung respeto ko doon pagdating sa pagko-coach. Kasi sila ang isa sa mga pinakamatagal na coach dito sa Dubai. Kaya ang laki ng respeto ko sa kanila at kaya hindi ako nagpabaya dito ngayon kasi nagpa-practice kami at pinag-aralan namin yung lineup nila kasi halos walang lamang sa bawat
team namin. Kasi kumbaga tao per tao, parehas from point guard to center, meron sila. May, katulad din namin, halos parehas. Oh, equally powerful nga lineup. Nakita ko naman, siyempre, alam ko, may big man sila, mayroon kayong umpasokan tapat. Kung sino na lang ikang puso, yung energy, kung sino yung mas malakas ang energy, kung sino yung mas malaki ang puso, siyang mananalo. Oo, parehas din uhaw, coach. Parehas na uhaw eh. Kung basokan talagang uhaw na uhaw, champion itong dalawang team na to. Kaya sigurado, isa sa inyo, may magkakamit na dito. Alam naman natin, coach, siyempre, nakikita natin, yung mga players, sino ba? Meron silang Pilayo, meron silang Bisnal, na mga alam naman natin na ito si Rosas na dumagdag na number one shooter, kaya tumibay. Siyempre, sino-sino ba naman ang mga panapat mo dito sa mga key player nila? Isa-isahin ko mula sa point guard hanggang sa sentro, coach. Kung may Aldwin Rosas sila, may Kevin Remiendo ako. Ayun. So, ayun. Pag may GM Pilayo sila, may Carl Bermudez ako. Ayun, wow. Grabe. Kung may mga shooter sila katulad ni G Abana na may Ariel Kaluskusan ako. Ayun. Ito yung mga sinasabi nga ni kung kagabi ni G Abana. Bata daw yung kasama. Parang halos nagkakait sa parehas lang sa age eh. Ito si Ariel Kaluskusan eh. Pag may AG Proto sila, may Yanni ako. Ayun. Ito si Yanni talaga. Mamaya ipakikilala po natin yung mga magagaling na player. Isa-isahin po natin. Pero pinaka-importante, coach. Kung si Coach Juji, may Coach Junjun. Ako, si Coach Rod naman, may Coach Rick. Uy, nagpapa-shoutout nga pala isang player mo, si Rocky Panghilinan. Oo, isa pa yan yun. Big factor yan. From Abu Dhabi. Pag may rotor sila, may Rocky Panghilinan. Siyempre, ito, nakaraan, isa sa mga naging best player mo na nakaraan. Hindi ko lang na-interview. Dahil mga nagkawala kayo nung after ng game. Alam naman natin, sa pagdating ng game, siyempre, matik yan. Coach, talagang nag-interview tayo. Kaya sa mga, shoutout muna natin itong mga, uy, shoutout kay Angelo JB, JM Pelayo Manuyag, cast out ako sa iyo, Boss Sunday. Idol ko po yung Coach Road, sabi ni Mr. Muhammad Paisal. O, si Lex Lex, ang mga marami nagmamahal dito kay Lex Lex. Alam naman natin si Lex Lex, mapagmahal yan, mapag-alaga, alam naman natin yan, todo suporta yan. Agent yan. Maraming minamahal yan. Oy, shoutout kay the General Argel Mendoza, kay tanong ko diyan. Yani Likin Mendoza, pere-pereso niya. Mamaya na yan, Argel, isa-isahin natin yan. Darating tayo masyado kang atat eh. Alam naman natin, sasagutin lahat ng katanungan mo Argel Mendoza ni Yani Likin mamaya. Oy, okay, maya na tayo sa shoutout. Ito isa coach, unahin natin yung isang player na pinagmamainam ni coach. Kung meron daw silang, kung meron silang JM Pilayo, meron kang Carl Bermudez. Oh, ito. Yeah, siyempre. Unahin muna natin ito si Carl Bermudez. Carl, saan ka ba? Pakilala mo na magbigay ka naman ng konting profile mo. Saan ka ba naglaro sa Pilipinas at saan ba ang probinsya mo sa atin? Lumaki ako sa Tansa, Cavite. Then naglaro ako ng provincial meet sa Olars, then tryout ako sa EAC, then doon na nag-abroad na ako, inuwi ng tatay ko, akala ko bakasyon lang ako dito. Hindi ka na pinuwi? Hindi na pinuwi. Talagang tatay mo talaga. Sinira yung kinabukasan mo. Bagay, dito naman sa Jasmine, nakikita ko naman na mukhang maganda yung, dito kang makikilala. Ikaw ay bata ka pa at marami ka pang mapapatunayan sa larangan ng basketball. Siyempre, ang Bermudez, ikaw nga isa sa mga pinagmamainam ni Coach pagdating sa depensa. Siyempre, Bermudez, palagay mo ba sa darating na Sunday, ikaw ba'y handa na para dito sa finals, para dito sa Jammers? Unang-una sa lahat, salamat sa mga bumubuo ng Just Bill, sa mga kalaban namin, Jammers. Then lalo-lalo sa mga coaching staff namin, tulad Coach Rod, Coach Rick, sa lahat ng bumubuo ng Brodies, maraming salamat sa inyo.
pinagandahan po namin sila nung last time para mabuo namin yung isang team namin na magawa din namin yung play na lagi naming inaano sa loob ng court. Then yun lang, pa-condition lang lagi kami sa araw-araw kahit may trabaho. After ng work andyan makikalat po yun sa mga part diyan, like yan. Chelsea, mga pustahan. Andyan yan, laging present yung mga yan. Alam naman natin. Ngayon, siyempre Bermudez, siyempre meron silang yung makakalaban ninyo, ika nga meron marami silang shooter andyan. Marami ika nga andyan si Rosos, sila Pilayo, kompleto din sila. Yung laro ba nyo nung nakaraang semifinals? Siyempre na, ang ganda ng laro nyo nung nakaraang semifinals versus Barriquero. Lahat pumupukol, lahat umi-score. Ito ba yung may maintain ninyo sa darating na Sunday? Ang masasabi lang po namin, gagawin namin ang best namin para makuha namin ang championship. Gagawin namin yung mga play namin, gagawin namin yung mga lahat ng sasabihin ng coaching staff namin. Basta gagawin lang namin yung mga ipapagawa sa amin ng coaches namin kasi sa para sa amin lang din naman yun, para lahat naman kami gusto namin manalo. Sa mga taga-Tansa, Cavite, alam niyo kung ano ang puso ng isang Carl Bermudez. Kaya sa darating na Sunday, follow lang kayo sa Jazzville TV. Mapapanood natin ang isang magandang laban. Game 1 Finals ng Jammers versus Brudis. Siyempre, shumoutout ka muna dyan sa mga sumusuport at sa mga mahal mo sa buhay. Shoutout dyan sa mga minamahal ko sa buhay. Sino-sino ba yung mga minamahal na yan? Shoutout sa atit ko dyan, sa pamilya ko sa Pinas, mga nagmamahal sa amin doon. At sa anak ko, shoutout sa'yo. Then, what if may anak ka na pala? Akala ko talaga single ka pa eh. Nagko-crossover naman. joke lang. Baka nakikinig si Mrs. Ro. Joke lang. Shoutout lalo sa lola ko at mga tiyuin ko. Yun lang. At sa atit ko. Siguro hindi ka na pinauwi ng daddy mo dahil magandang yung maganda kinabukasan mo dito. Sana nga ho. Siyempre ako. Okay, ngayon. Palakpalakan naman natin ang isang sa ang ating mga isang mga sa mga player at pakikilala naman natin kung si ika nga mayroong sa kanilang mga magagaling. Andito naman po si Jasper Casitas. Jasper, palakpakan naman natin. Siyempre, yung mga gwapo. Dito sa laban ito ng Jammers, puro mga gwapo yung mga player dito. Talaga mabiling-mabilito yung mga ito. Okay, Jasper, pakilala mo, anong profile ba ng isang Jasper Casitas? Ayun, Coach. Una-una, nagpapasalamat ako kila Boss Rod, kila Coach Rick sa management namin na nakabalik ako sa Brody sa team namin. Kasi before, player na talaga nila ako sa mga liga dito na mabababa. Tapos ngayon, kinuha ulit nila ako, nagbigay sila ng tiwala sa akin. And then, ayun nga, ako po ay tubong Mandaluyong. Oy. Sa labas. Alam naman natin pag sinabi mong Mandaluyong, dalawa lang pagpipilian natin dyan. Sa labas po. Ngayon, siyempre sa Mandaluyong, saan ka ba naglalaro dito? Sa ano po ako, sa Rizal Technological University. Mm-hmm. Sa doon po ako nagtapos ng pag-aaral ko. And then yung mga RTU po, RTU po. And then yung mga court doon sa amin, halos ano po, half court yung mga nalalaruan ko talaga doon. Bihira yung whole court. Pag may mga liga lang po. Tapos yun nga po, pag sa school, na paglaro naman po, pag may mga liga, yun po. Siyempre dito, alam mo naman na ang dami, mananawa ka sa whole court, wala namang half court dito. Kung basta ko, siyempre dito sa Dubai, sa mga hindi nakakakilala mga laruan dito, sa kabilaan po dito, kaya po yung mga player dito, hindi magpapahuli sa player sa Pilipinas kasi mga condition din po ang mga player dito. Kasi sa isang araw, minsan dalawa, tatlong game ang nalalaruan nila. At eto, namimili pa sila kung saan silang team o anong mother team nila. Doon sila naglalaro sa mga priority nila. Ngayon, Casita, sa palagay mo, ano magiging advantage ninyo dito sa team Jammers sa darating na Sunday? Una-una, Coach, nagpapasalamat din kami kay Coach Ron J. Doon sa mga tinuro niya sa amin, ng mga past practice namin. Kasi actually siya talaga yung nagbibuild ng mga play namin. Sa kanya talaga tumatakbo yung mga play namin. Tapos, ayun, na-apply namin.
ang laking tulong noon hanggang makarating kami dito sa championship. Halos pinaghirapan namin 'yon araw-araw. Yeah. I mean, twice a week pag nagte-training kami, 'yun yung tumatakbo sa play namin. Tapos sa game, adjustment na lang kami. Depende na lang kila coach kung ano yung adjustment na kailangan namin gawin. Siguro 'yun yung magiging advantage namin pag na-apply namin lahat 'yon. Alam naman natin ang kalaban ninyo, talaga kung may puso kayo, pipilitin na rin nila ng mas malaking puso para manalo sila. Sa champion team talaga sila, coach. As in, lahat halos ng liga dito, halos din nagcha-champion yan sila. Alam mo naman natin, si Iro, ang gusto naman ng coach ninyo, yung si Coach Rod, yung talagang may challenge. Opo. Kasi ang coach ninyo, hindi man basta-basta, ikangalan sila. Doon sila, kung basta gusto niya, yung mga malalakas na team, mga kalaban. Kasi andun yung tiwala sa inyo eh. Siyempre, kahit sinong player, kaya nga sabi ni Coach Rod, nag-uusap ko, may coach, basta kinuha kong player, andyan yung 100% ko na tiwala sa mga player ko. Basta ipinasok ko yan, andyan ang talagang task ko. Ngayon, siyempre, pakilala naman natin ang susunod nating player. Kung laro nito, big man, pangilalim ito eh. Alam naman natin pag sinabi natin gachapin talaga isa sa mga kalawit diba. Kung amigang may mga router sila, mayroon silang mga business sa ilalim. Eto naman si gachapin, pakilala mo naman yung profile mo. Saan ka ba sa Pilipinas at saan ka naglaro sa atin? So, good evening sa lahat. So, thank you Coach Roland, thank you Jasville. So, ako po si Richard Gachapin, tubong Cagayan de Oro City. So, shout out sa mga Bisaya diyan. Oy. So, kababayan mo, halos coach ha? Kababayan. So, ano ba? Saan ka naglaro sa atin sa eskwela? Actually, sa Cebu kasi ako nag-college. So, sa University of San Carlos. So, naglalaro lang po ako sa mga barangay normally, coach. So, yun. Basta ko, San Carlos ka rin. Wala masyadong background in terms of basketball. Pero, yun. Palaro-laro lang. Pero dito sa Dubai, dito ka nai-improve. Nakita ko yung unang sabak mo dito hanggang sa ngayon. Malaki ang nagiging improvement mo ngayon eh. Actually coach, nabigyan lang po ako ng opportunity ng Brodies, especially with Coach Rod. Then yun, binigyan niya ako ng opportunity na maglaro sa team nila. And yun, pinakita ko lang yung role ko as a role player. Then kung anong maitutulong ko sa team, ginagawa ko. Ngayon, bati ka naman dyan sa mga Cagayan de Oro. At shoutout ka muna, and then siyempre sa mga hindi nagpa-follow pa ng mga taga-Cagayan de Oro, follow na po kayo sa Jasper TV. So again, shoutout po sa taga-Cagayan de Oro, sa family ko po na nasa Cebu, then sa parents ko, nasa Cebu, uncle ko, sa lahat po. Tsaka yung sa family side ko sa Cagayan de Oro, shoutout po, kamusta po kayo kamusta po kayong lahat dyan. Then please support Jasper TV, this coming Sunday, July 7. Please support both teams, Team Brodies and Team Jammers. So, yes. Okay, maraming salamat. Uy, parang player niyo itong nagpapa-shoutout eh. Puro mga player mo, Kevin Paul de Guzman, di ba? Ito sa mga isa sa mga point guard. Manlaban din to, kung basta kuhan eh. Talagang may puso din to. Bakit ba hindi nakarating itong Kevin de Guzman na to? May duty ko. Baka ako, inisip ko, baka ginapos ng asawa eh. Mga gwapo ngayon, dapat hindi talaga pinakakawalan ni mga yan eh. Yung mostly doon sa mga gwapo kong player ko, wala dito. Yun talaga. Doon mo makikilala ngayon kung sino talaga yung pagkaharap yung asawa. Pag sinabing upo-upo. Hindi, mas gwapo kayo. Shoutout din mo natin. Uy, Jay Habana, huwag ninyong galingan sa Linggo. Shoutout dyan, thanks for watching. Oy, Carver Mudes, yung sipon mo. Siyempre, pogi naman ang iyuan din sa puro mga kalaban ninyo, mga nagpapa-shoutout. Coach Roland. Kasi yung coach, mga player ko rin yan sila sa ibang liga. Kaya puro tropa lang. Sabi ni shoutout kay Angelo, Javi Angelo, thanks for watching. Good luck both team. Thanks po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Jasper TV. Kay Maui Mendoza, oy, kaya busy Gobernador, thanks for watching. Shoutout sa iyo dyan. Ngayon, balik naman tayo dito sa isang pangilalim. Mas ako ang kompleto ko sa mga pangilalim eh. Siyempre, kung may gachapin, mayroon ka, mga kala. Ito, malaking improvement ito mula nung mapunta sa
sa Brodies yung yung kumpiyansa. Kasi nung nakakaraan to nung unang sabak sa Jasmine, medyo lagi ko na lang nakikita sa upuan to eh. Oh, pero ngayon iba na yung iba, yeah, iba na. Sumasayaw na yan. Sumasayaw. Ano ba sayaw to? Sumasayaw sa ilalim ng court. Kasi siyempre hindi umbas ako na hindi nakikita ko naman yung mga improvement ng mga player mo. Na nakikita ko mga bench player sa ibang team, pero sa iyo talagang halos andun yung kumpiyansa mo, ginagamit mo talaga. Oo. Masawan, kinuha kita, siyempre tiwala ko sa iyo. Sayang yung talent ko sa'yo. Oo, kaya yun nga. Ayun, pakilala po natin, walang iba, si Cortez. Cortez, bigay ka naman ng isang saan ba sa Pilipinas ang Cortez at saan ba nagmula ito at ano ba ang profile nito? Yeah, muna sa lahat, good evening sa lahat. First of all muna, magpapasalamat ako kay God na tinungtong kami dito. And then, magpapasalamat kami sa Just Build TV, kay Coach Roland. And first of all, also kay Boss Rod and Coach Rick. Sila yung nabigay tiwala sa akin. Yun. Ako nga pala si Bermar Cortez, tubong Pampanga. Uy, kabalen. Gwagwa, yan, kabalen. Yan. Yun, naglalaro kami sa amin. Ano lang, mga barabarangay din, tsaka mga inter... commercial lang din. And yun, ito. Tapos, napunta ako dito. Una talaga, naglaro kay, ano, kay Coach June Paule. Sa una yon. Binigyan na kami time doon. After noon, pinunta ako sa Brotis. Marami ang nagpapasalamat. Maraming salamat kay Boss Rod kasi binigyan na akong time. Tapos yung tiwala sa sarili, binigyan niya yung time. Dati nagsasalami talaga ako. Napakahirap talaga maglaro noon. Tapos nagtatrabaho pa. Ayun, hanggang nagtuloy-tuloy ako. But, yun, nakita ni Boss Rod, yun. Yan, nagtuloy-tuloy din ako. Ginawa ko yung part ko, binigay ko kung ano yung makakaya ko sa team matutulong. Maraming salamat kasi nabigyan ako ng playing time sa part ng ganon. Yun. Siyempre, matanong nga, ikaw ba single ka pa ba ngayon? Sa para sa mga Jasper TV nating mga single gen, single woman dyan. Siyempre, para alam naman natin yung tatanungin. Siyempre, may mag-message sa ang sir. Coach, ano ba name nun? Ano ba ang profile Facebook na? Siyempre, para alam natin kung sino yung mga available, para hindi sila nahihirapan. Good idea, no? Secure na po. May girlfriend na po sa Pilipinas. Nakalimutan ko itanong. Siyempre, dito. Sa'yo, girlfriend ko. Siyempre, siya-shoutout niya yung mga kanyang girlfriend. Itong mga, hindi ko, si dalawang pa lang, ito hindi ko natanong kung single ba. Ikaw pa palagi na tayo kay Richard. Richard, ikaw ba yung single pa? Complicated po. Nalalaman natin dito yung mga complicated tsaka yung mga... Jasper ba? May girlfriend po ako dito. May girlfriend. Uy, may girlfriend. Dito? Apo, kasama ko po. Ayun. Shoutout mo naman yung girlfriend mo dyan. Para naman, siyempre, alam mo, napakastaba sa puso nung shoutout mo yung girlfriend mo. Ano pangalan ng girlfriend mo? Pamilara. Ha? Pau Pamilara po. O, Pau, shoutout kay Pau Pamilara. Talagang napaka-humble at napaka-bait ng boyfriend mo. Kaya huwag mo nang pakakawalan to. Kahit saan magpunta at itali mo na to. Hindi, complicated na rin to. Okay, eto, sa totoo lang, dito naman tayo kay, siyempre, kung si Coach Rod ay laging andito, siyempre, yung kanyang assistant coach, ang birthday boy na ngayon na walang iba si Coach Tixon. Coach, siyempre, ito, sa totoo lang, grabe ang support nito sa kay Coach Rod, sa mag-asawa. Kahit saan, kahit hindi lang sa pagdating ng basketball, ika nga, parang pamilya na rin nila to eh. Parang ika nga, kung makikita mo si Coach Rod, sigurado makikita mo si Coach Tixon dito. Lagi silang parang kapatid nito. Kaya ito, grabe, silang mag-asawa talaga, si Shine, di ba? Basta ko talagang andun lagi ang suporta ninyo sa mag-asawa. Basta ko mag-BFF na to. Pakilala naman natin, saan ba sa Pilipinas ang ating isang coach na si Coach Tixon? Magbigay ka naman ng mga profile niya. Siyempre, ito yung isa, kung hindi isa sa mga haligi ng Team Brodies to. Good evening po sa lahat. Coach Rick po from Bacolod. Produkto po ni Coach Glenn, Coach Joji. Hoy, ayan. Kaibigan po ni Coach Junjun. Pasakuan. Schoolmate. Ito yung mga Ilonggo magiging kalaban. Alam nito yung mga galawan eh.
Kung basta kuan, siyempre kababayan nila to. May mga kahit papaano may mga may idea to sa mga play ng magiging kalaban niyo. Coach, ano magiging advantage niyo dito sa laban niyo sa darating na Sunday? Siguro yung advantage namin dito is mas deeper yung bench namin. Tsaka mas motivated na manalo yung mga players namin. Tatlong season na. Kasi matagal-tagal na yung pag-aantay namin eh. Kung basta ko na, sa amin ngayon, lalong uhaw na uhaw yung sa finals to, sa champion. Medyo yung dalawang season na nakaraan, medyo masakit eh. Para sa overtime. Kaya nga, medyo masakit. So, parang motivated na kailangan makuha yung championship. Kaya nga, siyempre, ito, sinasabi ko, kung sino malakas ang energy, kung sino malaki, silang mag-champion sa season na to. And then, bago tayo dumating sa mga tatlong guwapo, yung mga young players natin, shoutout muna tayo dito sa ating mga followers. Hoy, thanks for watching to JJ Montipar. Kalubaki, pa-shoutout man from Yuval Queen. Hoy, mga taga-Yuval Queen po dyan, shoutout po. Thanks for watching sa supportan nyo sa Jazzville TV. Hoy, kay Lex, natawalan si Lex, ang ating mapagmahal at todo suporta sa mga players natin. Kahit sino yun, kahit bago dyan, andyan talaga si Coach Lex, si Lex, mapagmahal yan. Hoy, sino po ba ang ating shoutout? Kay Argel Mendoza, Suarma, Barana, Sheik, Boss. Ayun, sabi niya, sino po ba ang ating mga gusto magpa-shoutout? Habang andito tayo, shoutout kay Ralph Villano, thanks for watching. Kay Armando Uminga, baka mabato ka. Na naman, nang bola dyan sa finals. sino ba yun? Sikar. Ah, sikar. Mukhang uso-uso batuhan ng bola dito. Hoy, shoutout naman kay John Kevin Rimiendo. Saan ka? Wala ka sa interview. Hoy, mukhang wala nga naman sa interview dito si Kevin Rimiendo. Diba? Isa sa mga magaling na point guard to eh. Baka natali na rin dalawang paan ito eh. Takusa yun, sir. Ah? Takusa yun. Huwag tayo pagkaganyan mga takusa, kaanib natin yan. Ipagtanggol natin mga kaanib natin. kay Triggerman Shooters, thanks for watching. Shoutout kay Benji Jolly DiCasso, ang shooter ng dupo. Mas shooter ka rito, Triggerman. Siyempre, Alan Nakpil, thanks for watching. Watching mo natatawa tuloy si Alex. Alam mo, Alex, marami tayong nagmamahal sa iyo. Kung tatakbo ko lang mayor dito, mayor dito, Lex, sugrado, panalo ka na. Maraming sa player pa lang, sa nabigyan mo ng sapatos, panalo ka na. Joke lang, joke. Lex, totoo lang, talagang suporta natin yan. Mukhang may kilala kayong mga nabigyan nito. Siyempre, wala kayong alam. Siyempre, alam naman natin si Lex. Talagang panatiko rin ang kuha niya. Ngayon, mabalik tayo dito sa pinaka-young players ng Brodies. Siyempre. Kaso parang complicated na rin. Ano ba? Complicated na ba? Taking. Sorry. Namali ako. Already taking na pala. Walang iba kundi ang pinagmamainam ng mga Buenape, ang Yuan Dizon. Sino ba ang Yuan Dizon dito sa team ng Brodies? Ako po yung Yuan Dizon na pinakabata po sa Brodies. Pinakabata, pinakagwapo. Medyo lakas. Siyempre, kailangan dito sa interview, ipakita mo yung puso mo na yung energy mo para mag-champion kayo. Okay. Ayan. Palakpakan muna natin. Ayan po ang Yuan Dizon. Magpapakilala kung sino po siya. Yuan Dizon po from Bacoor, Cavite, 18 years old, taken. Bakit naman napakaaga mo naman matikin? Kasi siyempre alam naman natin kasi pag guwapo, matangkat, ikaw mapagmahal, siyempre sorry po kayo sa mga nagtatanong po kay Yuan. Sorry na, talaga taken na talaga, wala tayong magagawa dyan. Basta kuan, hindi na hinayaan talaga. Subukan mo kung tumingin sa kaliwat kanan, ewan ko lang kung hindi kami kapuntahan. Alam naman natin, ito kasi, sa totoo lang, si Yuan Dizon, ito laging dati trending to eh. Yung grabe ang suporta ng isang nanay dito, anak ko yun! pag naririnig mo yung boses ng yung ina, ano nararamdaman mo dito? Siyempre po, nabuboost po yung confidence ko po lalo. Parang lalo po siyempre, akong mas go hard. Siyempre, sa totoo lang, napakasarap ng isang anak na maririnig mo yung
full support ng isang nanay. Kaya nga siya naging best mother of the game nung nakaraang game ninyo. Grabe, kita naman, nakailan na. Nasa 100,000 viewers na yata yung post ko ngayon. Dadagdag baka ng susunod, 1 million na yun. Siyempre, ang daming mothers dyan. Siyempre, pag yung mga magulang ay nakikitang nakaka-shoot. Number one dyan, matutuwa yung mga mother niyan. Mag-shoutout ka muna dyan. Kasi nung nakaraan, una mo sinatot yung girlfriend mo. Ngayon, i-shoutout muna. Sino dapat mo unahin i-shoutout ngayon? Hindi, siyempre po, yung family ko po sa Pilipinas and yung lola ko po, lolo ko, nagpalaki po sa akin sa Pinas. And siyempre, si mami po, yung family ko po sa Ajman and yung girlfriend ko po, si Yurika Angeli. Siyempre, Yuan, sino ba nag-guide sa'yo rito? Siyempre, may dugong buhay na peka. Sino ma bumubuhay ng kumpiyansa para mas lalo kang ma-improve? Ah, siyempre po, yung si 2RJ and si Boss Rod. Oh, siyempre, alam naman natin ang Ron J. Buenape, hindi makawala. Shoutout kay Ron J. Buenape sa mga may anak dyan. Yung mga gustong mag-enroll po dito sa mga Ron J. Skills, open po 24 hours dyan. Talagang mag-message lang po kayo. 24 hours. Kahit po madaling araw, tuturuan ninyo yung anak. Ganyan ka-support sa totoo lang. Parang 7-11 yan. Talaga, 24 hours open. Kung maaari lang maging 25 talaga. Hala, siyempre, andyan naman. Oh, andyan naman. Full support naman dyan yung asawa niya. Siyempre, si Lucy. Shoutout niya sa kanyang napakagandang at napakasexing misis. Okay. Kung sinasabi ka ni Coach, may sinasabi ka kanina eh. Kung meron silang ikang G Habana. Oy, siyempre. May Ariel Kaluskusan. Ayun, may Ariel. Sino ba ang isang Ariel Kaluskusan? Sa totoo lang, nakaraan yun yung back-to-back three points. Talagpakan naman natin. Una-una po, good evening po sa lahat. Nagpapasalamat po kay Boss Rod, Boss Rick sa pagtanggap sa akin sa team. Saka shout-out po kay Jeff Ryan Nakasabog, yung nagpasok sa akin sa Team Rudis. Naglaro lang po ako sa school namin sa Tarlac, sa TEU, sa Invitational League, mga ganun po, Interbarangay, Intertown. Yun lang po. Basta nga na, siyempre ang kaluskusan, ibig sabihin kung naglaro ka ng mga Interbarangay, Intertown, na-invite ka, ibig sabihin talagang isa ka sa magaling na player. Hindi ka naman basta-basta kukunin ng isang manager o isang coach na hindi ka magaling. Alam naman natin dito, nakaraan, siya yung bumuhay ng momentum ng Team Rudis itong semifinals. Tatlong ayo. Oh, the silent killer, 'di ba? The silent killer ng Rudis. Yung tatlong sunod niya doon sa na 3 points doon sa malapit sa corner. Talaga doon bumuhay, doon na nagumpisa yung talagang momentum. Ngayon, palagay mo siyempre Ariel, ito sa darating na Sunday, ito ba mamimaintain mo ba yung nilaro mo no nakaraan ng semifinals para dito sa finals? Sana po, daanin lang sa practice. Yan lang po. Basta, kung ano inuulam mo nung nakaraang semi-pan, tandaan mo yun. Hindi ako kumain nun. Para magaan. Siyempre, alam naman natin dito, lahat, maraming mga walang players dito. KJ Garcia, isa sa rin sa mga player nila, Kevin, si Rocky Pangilinan, Remiano. Kenneth De La Cruz, isa pa sa mga magaling na Kenneth De La Cruz, Ortega, ang daming malalakas pong player dito. Bago tayo pumunta diyan sa mga ibang player, siyempre yung andito muna, isa sa mga, ito, nung araw dinadala ko to sa Inter-GCC. Bata pa lang to, kung basta kwan, lumaki to sa Jacksonville eh. Kung basta kwan, sa liga ng mga Jacksonville, nung araw pag hinuhugot ko sa Inter-GCC, baka nagsisipanigas pa yung mga katawan nito. Pero ngayon, talagang hinug na dito sa larangan ng kahit nga Inter Emirates, kahit nga ba Battle of the Pride, D-League, Semi-D-League, walang iba kundi si Yanni Likin. Yanni, pakilala mo naman ang ating, palakpakan naman natin ang pinakaba. Kaso parang yun, take-in na rin yata ito. Maybe. Ano ba muna? Ito muna. Shoutout pala sa asawa ko, naghihintay na. Okay. Good evening po sa lahat. Ako po si Yanni Elekin from Barangay Maguyam, Silang Cavite. Hoy, Silang Cavite. Playing career siguro dito na po ako lumaki. Di pa ako nag-aral sa Pinas. So dito sa Jacksonville, tulad na sabi ni Coach Roland, naglaro sa Inter-GCC sa Bahrain, sa Dubai. And naging player din po ng club, Sharjah Sports Club. So yun po, nas ngayon dito na lang sa Battle of the Pride, semi D-League.
Basta bata pa lang to, may experience sa paglalaro ng basketball. Kaya alam naman natin pag magagaling at gwapo at siyempre madaling matekin to. Ikaw ba, single ka pa ba o ano pa ba? Taken na po. Shoutout po, Patricia Cuevas, girlfriend ko po. Siyempre alam naman natin yung siyempre mga magagaling na player. Tsaka ito napaka humble, sa totoo lang sa attitude, wala akong masabi dito. Ito pag sinabi mo, laro. Maaga palagi sa practice to. Kung basta kung talagang hindi mo na kailangan pang yan eh, punta ka na dito pa, magmamakawa ka pa mag-practice o maglaro. Ito, kusang darating sa venue. Kung basta kung hindi na kailangan ko, siya pa magsasabi ko, anong oras po ba yung game? Siyempre, kaya alam ko yung mga player dito na mga talagang magaganda ang mga attitude. Kaya nasubaybay. Ngayon, coach, babalik tayo. Shoutout ka muna nga pala. Siyempre, number one. Shoutout ka muna dyan sa mga pamilya mo dyan. Shoutout po sa family ko, kay mami, kay daddy. Sa kapatid ko, kay Yuan. Yuan, sa Pinas. Lalaro sa Pinas eh. Mukhang nagtatayo tata si Yuan ngayon. Opo. Sa girlfriend ko, kay Pat. Sa family niya. Then, sa Hoops Basketball Academy, shoutout. And sa Destroyer po. Kung wala kay Coach Jay, di ako ma-ano ni Boss Rod. So thank you din kina Boss, kina Coach Rick. And sa mga kuya ko sa Destroyer and kay Argel, matulog ka na. may sinashoutout si Argel kanina. Sagutin mo nga yung mga shoutout ni Argel. Sa totoo lang, kasamahan din Argel Mendoza, isa sa mga ika nga, nabasagang the general dito sa Dubai ngayon, naglalaro sa NPBL. Talagang hindi matatawaran yung shooting niyan. Kaya ito, basta isa sa mga kaibigan ni Yanni Liken. Okay, ngayon coach, mabalik tayo kay coach. Coach, sino ba yung mga player mo na wala rito na talagang sasabay pa sa darating na Sunday? Yung number one nga wala dito, si KJ Garcia po. Yung isa sa mga inaasahan namin sa darating na linggo. Si Kenneth De La Cruz, si Kenneth Ortega, si Kevin Olivas, si Jason Labutap. Labutap from Tarlac. Okay. Then si Kevin De Guzman at si Rocky Pangilinan. And Anjo Marges. Grabe, ang daming player kung basta kompleto. Yun lang ang masasabi ko, dito lang siguro kami lamang coach ang lalim ng bench namin. Parehas, kung basta kang maglalaman sa dating, parehas na malalim. Basta kang sabi ko nga sa kanyo, kung sino malakas ang energy, malaking posisyon mananalo. Oo, pero hindi natin i-cast out yung team ng Jammers Coach. Kasi veterano sila at yung subok na. Yung, especially yung tandem ng Coach Juji and Coach Junjun. Matibay yun. Kasabayan ko yung dalawa ngayon. Oo, parang Batman and Robin yan. Kasabayan ko pa noong 2010. Nagko-coach na yung mga yan. Yeah, and then believe ako doon, malaki ang respeto ko doon sa dalawang yun. Kasi sa taas ng experience nila, talagang kailangan mong pag-aralan yung mga galawan ng bawat player nila at yung mismong paano niya i-coach yung isang team. O ngayon, alam naman natin, coach, maraming salamat. Then, shoutout muna tayo kay Wawi Kadir, isa sa mga player na Inter-MLS na nasa Pilipinas. Kailan babalik mo dito? Thanks for watching. Batiin muna natin yung mga nagpapa-shoutout. Maraming salamat po kay Carson Ace. Shoutout kay Richard Lores Gachapin. My idol, John Yanni Mendoza Ilikin. Uy, mga fans ninyo to. Thanks for watching kay Coach Jay Yabut. Tagal naman ang interview ni John Yanni Liquin. Natapos na. Masyado ka kasing apurado. Parang namimiss ninyo kasi Yanni Liquin. Ayan, kita mo. Maganda naman ang shoutout sa'yo, Coach Jay Yabut. At maraming salamat po sa mga nanood, sa mga sumusuporta na Just Build TV. Iniimbitahan po namin kayo sa darating na Sunday. Alas 7 po. Sa Handicap beside of Dubai Stadium. At maraming salamat po sa aming mga sponsor. Andyan po ang Karat World, andyan po ang Densho's Restaurant, SMDC, yung kusinerang Pinoy from Albasia, supportahan po natin. Sino pa ba ang ating mga sponsor? Maraming salamat po. Number one official nating cargo, ang JRS Express Cargo. Yan po ang ating official shoutout po. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa inyo. Kung di po sa inyo, hindi po mabubuo ang aming mga paliga. At coach,
Shoutout na ulit sa ating mga sumusuporta. Coach, na magpapasalamat po kami sa sponsor namin, yung PidPet. Kasi isa sila sa sponsor namin. At yung mga pamilya ng mga player namin, salamat po sa tiwala at yung pagbibigay suporta sa Team Brodies. At sa manager namin, hello po, Madam Lizelle. Ayan, talaga sa totoo lang, wala akong masabi dyan kay Lizelle talaga. 100 full supports. Parang nakikita ko si Madam Jess dyan nung kapanahon nung siya, kami, ako yung nagko-coach at yan ang talagang parang 100%, may 100, 200% support yan. Oy, shoutout muna tayo dito kay Darwin Santos. Shoutout po kay Boss Rod and Rick Tixon. Thanks for watching to Mr. Darwin Santos. Mga player, player center town yan, coach. Ito kay shoutout po sa Kitsumi Restaurant, kay Rasbin Adam. Thanks for watching. Hoy, shoutout po diyan sa ating Miss kay Madam Gara, ang ating Magic Shoes, official Magic Shoes. Suportahan po natin lalo sa mga outdoor, yung mga Magic Shoes. Ito po is 100% napakaganda po ng quality. Message lang po kayo sa Magic Shoes. At baka naman, Magic Zeus, para sa ating mga season MVP, final MVP. Malapit na, mga 2 weeks, sesend ko na sa iyo, Madam Magic Zeus, ang mga size ng mga player. Okay. Papasalamat po ako doon sa lahat ng bumubuo ng team at mula doon sa coaching staff namin, lahat sa mga wife ng mga players at girlfriend at yun sa wife ni Coach Rec. At kay Coach Ronji Buenape sa pag-guide ng mga player namin, especially yung sa mga skill training niya binibigay sa amin. Guys, kung gusto niyo mag-enroll na at mag-improve yung mga anak ninyo, please enroll Ronji Skill. Willing siya 24 hours. Hoy, some player mo ko so Andrew Manjares. Marges pala. Shout out, thanks for watching sa mga batang Cavite Bermudez. Oh. Okay, maraming salamat sa pagpunta ninyo. Palakpakan naman natin bawat isa at maraming salamat po sa mga sumusuporta. Just Built TV, see you this coming Sunday. Okay, coach, good luck. Thank you. Salamat. Good luck, coach. Happy birthday. Good luck. Thank you. Hoy, good luck sa inyo. See you in Sunday. Okay, pasalamat muna tayo sa ating major sponsor DRS Express Global. Ayan ang mga drum race nila. Ang panginip pa kayo, yung mga promo gap. Ganda ang kwentuhan natin. Siyempre kailangan video. Ayan po ang mga presyo. Tawag lang po kayo sa mismo.